Hello mga kasisteret. So ayun na nga mga kasisteret, nag-try kami magbukas ng isang maliit na tindahan dito sa aming boarding house. Nalala ko tuloy ng kabataan namin, nagtayo din kami ng maliit na tindahan doon sa bahay namin sa Rizal. So ayun, hindi rin nagtagal sa rating kasi paano doon din namin kinukuha yung aming pang-araw-araw. So ayun guys, pag magtitindahan nga kayo, so kailangan pinapaikat ko lang yung mga puhunan ninyo. Hindi nyo kailangan dyan din kayo kukuha na kakainin ninyo kasi walang mangyayari sa tindahan ninyo kung dyan nyo rin kukunin yung kakainin ninyo. So kailangan hindi natin gagawin pantry din itong ating maliit na tindahan. So kung ano yung puhunan, kailangan paikutin natin siya guys para lumago siya ng lumago. Tsaka pag nagtitindahan kayo, bawal utang, tandaan nyo. Bawal utang. Naloob ba yan? So bawal talaga utang guys. Kasi pinapaikot nyo nga lang yung tinda ninyo. Ito sa utangin to. Paano na yun? Paano nyo siya mapapaikot? Ang pera ay nasa utangan. So guys, maliit na tindahan nga lang. Di pa pa utang pa, di pa. 3 days later. So ayan mga kasister, at makalipas ang 3 araw, ayan nag-restock na kami ng paninda namin ng kapatid ko. Ayan, tinulungan na niya ako dahil kasi mayang ay umuwi na dun sa kanyang trabaho. So ayan, restock na kami ng maraming-marami para hindi na ako punta lagi ng palengke. Kasi ang hirap din kasi no, mamalingke, tapos ikaw lang mag-isang mga malingke. Napakahirap talaga. Hanggat yung magbuhat, tapos ang it-it ko lang. Char! Kaya maganda rin mga kasister, at may stock kayo sa bahay. Ayan kasi, para hindi na kayo laging pupunta ng palengke. Mahal din kasi ang pamasahe mga kasisteret. Lalo na pag may tricep kayo. 100 ko yung binayad ko noon. Ako lang mag-isa. Tapos ang dami kong bit-bit mga paninda. Bigat kayo. Manifesting lang mga kasisteret. Sana maging okay itong pagbukas ng maliit na tindahan. So ayan. Maraming maraming salamat sa inyo mga kasisteret. Bye-bye.